Bago ka mag-register ng SIM, kailangan mo ang mga bagay na ito. Valid ID at ang inyong selfie photo. Welcome po sa aming channel. Para makapag-register po kayo ng inyong smart SIM card, punta po kayo sa link ng Smart Communications. Available po yung link sa baba ng description box. Pwede nyo pong sundan. I-click nyo po yung Smart Communications. Then, pagdating po dito sa site nila, meron na po agad kayong makikita na Register SIM button. I-click nyo po yung Register SIM button sa baba. Please make sure po na nakahanda na po yung mga active SIM cards na meron po kayo, bago man po yan or lumang SIM cards. Dito nyo po i-enter sa box yung SIM card na active. Once na na-enter nyo na po yung number nyo, may magsesend po sa inyo ng OTP mismo sa active number na inilagay nyo. If mali naman po yung OTP, may maglalabas po dito or lalabas po yung pop-up box na error po yung OTP. So, pwede nyo po siyang i-resend ulit. May resend button naman po dito sa site nila. Then, i-verify nyo po ulit yung OTP if ever na mali. Ito po yung example na mali yung OTP na ibinigay nila or may error. Ayan. I-resend nyo lang po ulit yung OTP at magsesend po ulit sila sa inyo sa inyong active SIM card. Once na tama po yung OTP na isinend na po sa inyo, ito po yung pop-up box na lalabas, yung success pop-up box. Ayan. I-okay nyo lang po, then magpo-proceed na po siya sa next step. Dito po sa next step, ito po yung customer information. Please make sure po na tama yung mga information na ilalagay po ninyo dito sa part na to. Yung type of registration po, yung nationality, ID card, ayan, explain natin yan mamaya. Dito sa type of registration, kung ano po yung SIM card na meron kayo, kung old or new SIM card man po yan, or SIM card po ng inyong mga anak na below 18 ang ages. Then sa nationality po, ipiliin nyo lang po yung Philippines. Pero dapat po, Filipino po talaga yan. Ayan. Sa ID ng card, marami pong options na pwede kayong piliin. Or kung ano man yung mga IDs na meron po kayo. BIR, SSS, GSIS ID, PhilHealth, or Philippine Identification. Ang pipiliin ko po dito is yung Philippine Identification Card. Ayan. At sa valid ID naman po, kung ano po yung ID card na pinili ninyo, yun po yung i-upload nyo dito. Make sure po na malinaw at ganun din po ang inyong selfie photo. Magpicture po kayo sa white background lang. I-input nyo po dito yung ID card number, first name, middle name, dito sa part po na ito. Make sure din po na tama yung ID card number na ilalagay po natin. Dito po sa part na to, please double check nyo po yung mga spellings ng inyong pangalan. At kung tama naman po lahat, na check nyo na, pwede na kayong mag-proceed sa next step. Ang next step ay address information. Make sure po na tama rin yung address na ilalagay ninyo. Okay lang po yung walang unit floor, building, or numbers. Ang mahalaga po, meron pong municipality, province, barangay, at yung zip code po. Kung hindi nyo naman po alam yung zip codes nyo,
available po yung zip codes dito sa site na to. I-check nyo lang sa link sa baba. Ayan. Dito naman po sa alternate contact information na nasa babang part, i-enter nyo po dito yung iba pang active number na meron kayo at yung active email address. Mahalaga po ito in case na magkaroon po ng problema sa inyong SIM registration. Then, proceed na po kayo sa next step. Next step, yung summary po ng mga inilagay niyong info. Tama naman po ito lahat. I-check niyo po yung box sa baba, then proceed na po kayo sa next step. Tadan! Successful na po yung pag-register ng inyong SIM pag nakakita po kayo ng ganitong pop-up message. Ito po yung inyong control number. Magte-text din po ang smart sa inyong SIM card at ganun din po, mamimigay din po sila ng 3 GB data once na naging successful po ang inyong SIM registration. Iyan lamang po for today's video. Sana po ay nakatulong sa inyo ang tutorial na ito. Please like the video and subscribe to our channel. Maraming salamat po. Bye-bye!